Good afternoon. Ako po si Mae Nagtalon, isang life coach with clinical psychology background. Ngayon po, ako ay nag-connect sa De La Salle University Dasmariñas Volunteer Group. Kaya kami ay nandito ngayon sa Barangay Bambang sa Calaca, Batangas para mag-provide ng psychosocial service sa mga tao na lumikas dito galing dun sa ibang parte ng Batangas. Sa aking experience po bilang disaster responder sa mga nakaraang mga sakuna, gaya dun sa Bicol, yung typhoon sa Bicol dati, sa Bohol earthquake, sa Typhoon Yolanda, at ngayon dito sa Taal Volcano eruption, napansin ko po na kinakailangan yung mga tao na maturuan paano ma-manage ang kanilang stress or anxiety, lalo na sa ganitong mga sitwasyon na may sakuna. So, unang-una po, pinaka-importante, ma-address natin yung iba-ibang aspects ng ating pagkatao. Una, yung physical, yung emotional, yung mental, at spiritual. Napakasimple lang po, very simple lang po yung aking message, pero maganda po na ma-remind yung mga tao kung paano pangalagaan ang kanilang mga sarili. Physical aspect, syempre matulog ng maayos kahit nasa ang lugar man tayo na i-evacuate. Kumain din ng maayos, uminom ng maayos, at mag-exercise din. So, tingnanin natin na tayo ay malinis din sa ating pangangatawan para hindi po tayo magkasakit. Pangalawa po, yung emotional naman, importante po dito na nagko-connect tayo sa ibang tao. Yung anuman yung naiisip natin o nararamdaman natin, maganda yung meron tayong pinagkukwentuhan at meron din nakikinig sa atin. Pwedeng ito ay mga taong pinagkakatiwalaan natin or kaya mga nasa professional help gaya ng mga psychologists, guidance counselors, or psychiatrists. Maganda rin po yung natutugunan natin yung paano natin i-relax ang ating pag-iisip, ang ating katawan. So yung pwede tayong gumanap ng mga bagay na nakakapagparelax sa atin. Kung ano man yung nasa kapaligiran natin, pwedeng naglalakad-lakad tayo, appreciate natin yung nature, kaya nakikipagkwentuhan sa ibang tao. Mental naman po maganda at maayos kung klaro ang ating pag-iisip para alam natin kung ano ang mga tatahakin natin na mga dapat gawin pagkatapos ng sakunang to or sa everyday na buhay natin habang nag-undergo tayo ng sakuna na ito. So maganda po na hindi tayo confused. So maganda rin po tayong gumamit ng mga breathing exercises o kaya mga guided meditation, mga muscle relaxation para po matulungan ang ating katawan, ang ating isip na ma-relax at tayo ay makapag-isip ng maayos at makapag-plano tayo kung anong next na gagawin natin sa ating buhay. At hindi po tayo mabahala, hindi tayo malito. Yung pinaka-next naman po ay spiritual aspect. Importante po na nagko-connect tayo sa Panginoon kasi sa Kanya tayo kumukuha ng lakas at guidance sa panahon na ganito. So, yun po. Kailangan palakasin natin yung apat na aspeto na yon: physical, emotional, mental, at spiritual para mapangalagaan po natin ang ating katawan sa mga panahon po ng sakuna. Salamat po.